Mas maganda pa kayo sa hapon po. They were here yesterday afternoon at nakakatuwa naman, no? Pupunta sila dito para makita tayo at meron pang $200. Hindi para sa ating dalawa to, ha? Ito ay gusto nang i-donate sa nangangailangan. Actually, Sir Rafi, let me add. Add pa? Uy, 300. Naku po. Eh, isa para kilitatista. $300. Naku, Sir. Bago ang lahat. Binabati ko kayo ng magandang hapon, Sir, Ma'am. Okay, pakilala po kayo, Sir. Bernard Philbrook from Bremerton, Washington. I work, tatrabaho sa Puget Sound Naval Shipyard. Retired U.S. Navy. Wow! Kaya pala, double compensation ka sa yes, pension, sir, plus yung current job mo. Yes, kaya sir, pala yayamanin si Sir. Hindi ako mayaman na misis ko mayaman. Hindi, hindi po. Ang trabaho nyo, Sir. Si Mrs. Madam. Ano pong pakilala po kay Ma'am? Janina Tahimik Philbrook po. Okay. At ano pong trabaho nyo po, Ma'am? Housewife lang. Housewife? Sabi niya, mayaman daw kayo. Kasi po, siya may hawak ng treasurer. Of course. O nga pala. Financer and treasurer. O nga naman. Siyempre, kung sino may hawak ng pera, tama. Para sa bahay namin, si Mrs. Mayaman, kasi lahat ng pera ko binibigay kay Jocelyn. That's right, sir. Naman. Yes, okay. Yes. So, ngayon, yung kasama niyo isa? Kasin lang. Carol Mendoza po. Taga abroad din po kayo? Hindi po, sir. Dahil lang sa Pandakan. Manila. Okay. Saan po kayo sa, ano po? Sa Washington. Washington State. Yes. I've been there once at napakaganda. Palagi umuulan. Beautiful. Po dyan. Yes. Clean and green. Yes. Malinis. That's, mabangong simoy ng hangin dyan. It's the evergreen state. Ayun. Evergreen ang tawag nila. And then Seattle is the emerald city. Pero ito si Sir, yayamanin to. Siguro, ano bang sasakay nyo, Sir? Kung matanong ko lamang. Sa totoo? Sa totoo, Sir? Chevy Silverado lang naman, LTZ. Z71. Si Ma'am. Altima lang. Nissan Altima. Yung anak ko, Nissan Maxima. Okay, tinatanong ko lang yun, Sir. Kasi, siyempre, curious ako. Dahil pag tuwing pupunta ko sa US, I'm very proud na pupunta ko dun sa parking lot na alam ko na yung Pilipino. Paglabas, BMW, may naka-Porsche. Oh, yes, sir. Yes. Diba? Mercedes. Nakaka-proud. Paglabas, Pilipino. Sabi ko, kalahi ko yan. Yung ibang mga Amerikano, nangyayabang, kala mong sino, tapos regular lang yung sasakyan. Yeah. Kaya nakaka-proud yung mga Pilipino. Yeah. Masisipag, bakit nila nakakamit yun, yung magkaroon sila mga luxury vehicles? Because nagdo-double time, triple time pa ko minsan. Ay, true. Sobra po siya. Na. Diba? True. Right. Tapos, yeah, syempre, yung kanilang pinagpapawisan, ini-invest na sa mga sasakyan, bahay, hindi katulad sa mga Amerikano, yung mga perang naipon nila, pinang tour. Yeah. Yeah. Mga Pilipino, pinanggagawa ng bahay, renovation, yes, big sir, property, yeah, di ho ba? Yes, sir. Yeah. Yun, yeah, yun ang kaganda. Totoo po yun. Yeah, masisipag. Taka, sabi ko, tunay may pagmamalaki natin ang ating lahing Pinoy. Ito pong binigyan yung 300, tulad ng aking pangako kahapon. Ito po'y hanapan namin ng recipient. Yes, sir. At meron na po kami nahanap. Si Ma'am Juliana May Dulay. At meron po siyang baby po, 1-year-old po and 11 months, yes, na si Felix De Fiesta. Ayun. At humihingi po sana ng tulong ito nga pong si baby Felix na makabili po ng herbal na gamot. Si baby po, Idol Rafi, ay meron po nga primitive neuroectrodermal tumor po. Ma'am Juliana, magandang hapon. Magandang hapon. Po. Meron pong bisita tayo rito ngayon. Sila po ay galing pa ng abroad. Meron po silang idodonate na $300. At kayo po ang mapalad na makakuha nitong $300. Ayun. Ano po yung karamdaman ulit ni baby? At pakipaliwanag ayon po sa sinabi ng doktor sa inyo, ma'am? Ano po siya, sir? Neuroblastoma po. Nung inborn po siya, kaso nga lang po, 8 months na po siya nung nalaman namin, sir, na may cancer po pala siya. Oh! Oh my God. Sir, nung sinitiskan po siya, nakita po yung bukol, 9 cm na po. Tapos naoperahan po siya. Sa awa po ng Diyos, natanggal naman po yung 9 cm po. Kaso nga lang po, after 3 months po, bumalik po, naging 12 cm po. Lumaki po. Nung pinakemo na po namin, nung mga naka-fourth cycle na po siya, lumit po yung bukol, sir. Kaso nga lang po, kumalat po yung kulan na maliliit po na bukol. Sige po, ma'am, kukonsulta tayo ano, kay Dr. Esther Sagil, Pediatric Surgeon, Philippine General Hospital, para sa mga katanungan tungkol dun sa sakit ni baby, kasi siya rin ang attending physician. Dr. Esther, magandang hapon po, madam, doc. Magandang hapon po, Senator. Opo, Doc, tungkol dito sa sakit ni baby, ano? Kukuha lang po kami ng inyong expert opinion para sa kalaman ng lahat. Ano ba itong sakit niya? At sabi niya po na
naoperahan at na-chemotherapy, lumiit pero ngayon kumalat naman ulit. Bakit po, Doc? Paano ito? Ang neuroblastoma ay isa sa mga matitinding cancers ng baby. Merong congenital niyan. May pinapanganak na meron na kagad. Pero ang pinakamadalas ay lumalabas siya sa unang taon ng buhay. So yung mga 6 months, 7 months, 8 months. Ang pinaka-common na pinaglalabasan niyan ay sa loob ng tiyan, retroperitoneal. Ang source niya, di ba kung meron yung liver cancer, may breast cancer. Pag sinabing neuroblastoma, yung word na neuro, no? Pwede pa bang gumaling to? Depende sa response to tumor. So, bali sa kwento ni Mami kasi, lumiliit naman eh. Opo. Lumiliit naman eh. So, may tinatawag tayo na exacerbation, relapse. So, bali nung umpisa, nag-respond naman siya eh. Opo. Responsive siya eh, no? Kaso meron ulit tumubo, lymph nodes naman. So, pagka gano'n, nagkakaroon ng tinatawag na multimodality treatment. So, bukod sa chemotherapy, minsan nagdadagdag tayo ng radiotherapy. So, ganun kasi pagpuksa ng cancer, eh, attack at all levels, eh, no? Para siguro din hindi nababalik. Ma'am Juliana, yes. Ano pong payo sa inyo ng attending physician po ni baby dyan sa Ilocos? Magra-radiation po siya sa habang nagkikemo po. Kasi yung chemotherapy niya po, sir, kada 21 days po. Magkano naman po yung chemo? Bali, pag ano, may 28K. Kaso nga lang po, sir, wala po kaming binabayaran po. Kasi ano po, public hospital po. Ah, that's good. That's good. Very good, very good. Okay, sige. Doc, maraming maraming salamat po, ah. Okay, Doc maraming Esther salamat Sagil, po. Magandang hapon po, Doc. Okay, okay, good afternoon din po. So, ma'am, itong $300, makakatulong po ito sa inyo sa mga pangailangan ni baby for now. At kung ano po maitutulong po ng tanggapan ko, meron man po kami tinatawag na guarantee letter, magbibigay din po ako. Okay. Kung kailangan po ng mga chemotherapy, kung ano pa mga gamot para sa bata, I will help. So, ito, ma'am, $300. So, anyway, ma'am, ito napakaraming herbal na gamot na ito. Opo. Pero kailangan kumonsulta din po kayo sa doktor. Opo. Kasi especially kung cancer yan, di ba may kasabihin pag sa mga herbal. Ito hindi gamot at hindi dapat gamitin ng gamot para maggamot sa anumang uri ng sakit. Ang inaano ko po sa kanya, sir, katulong po ng ano niya, ng maintenance niya pong meat, nag-aano po siya, amazing something. Ah, okay. Sige po. Sige po. Okay po yung kung ano po sinabi ng doktor. Ngayon po yung mga herbal, yan po'y backup lamang at huwag niyo pong asahan talagang totally na yan po'y gagamot doon sakit ng bata. Pero gayon pa man, ito po, kung sa tingin niyo makakatulong yung herbal, basta meron siyang maintenance, okay na po yan. Anong gusto mo, ma'am? Palitan ko sa times 55 o times 56? Magkano man palitan ngayon? 55, sir. 16,500. Kahit ano na po, sir, basta makaano po sa 20. Bigay ko na sa'yo yung 16,500, akin na itong 300. Kahit para, ano po, sir. Para i-bulsa ko nito. Alam, tulong na po yan sa amin. Okay na ito. Ha? Sila. Hindi, joke. Siyempre, itong $300, ipapadaladami sa'yo ito ng buo. At dodoblihin ko ito, magpapadala. I mean, tatapatan ko ito, 16,500. Gawin ko na lang ano, 17. 17,000. Oh, papadala ko ng 17,000 cash plus itong $300. Maraming yung, salamat. Yung reporter ko po dyan, yung 17,000, papadala namin sa'yo, cash. Okay, sir. Papauna po namin yung 17,000 namin and itong 300 ihatid mismo sa inyo. Okay? Okay. Kasi ayaw namin galawin to kasi ito para sa inyo to, hindi para sa amin to. Okay? Okay. Na para palitan. Okay, sige. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po yun para sa baby. You're welcome. God bless you po. You're welcome. Alam mo naman po, basta bata, lambot kaagad ang puso ko. Yes. Yes. There are future kung sa mga ano ba naman. Ay, bata pa lang pinag-usapan. Ralph! Si Ralph. O nga naman. Si Ralph dapat. Bata ang pinag-usapan dito eh. O, kawawa naman si baby. Yes, yes. So, basta ano ah, Ma'am Juliana May, meron ka ng $300 na personal na i-deliver dyan, 17,000 pesos from me. Okay. Ilan taon na po si baby, ma'am? Magto 2 years old po sa August 18 po. Kailan niyo po na nabatid na may problema na pala si baby? Meron na po pala siyang karamdaman na ganoon? 8 months po siya, sir. 8 months pa lang. Ano po yung mga signs na ipinapakita niya na may problema hindi na? Hindi na po siya nakakatai, sir. Tsaka hindi na po siya nakakaihi. Pag nilagyan na po siya ng catheter, lumiliit po yung tiyan niya. Tapos pag inaano po, lumulobo po ulit. Oh.
Noong okay. una sir, sabi po ng doktor sa amin, alanganin po na matatanggal po kasi dumikit na po yung mga ano niya, buto niya po, ugat niya po. Kaso nga lang sa awa po ng Diyos, natanggal po yung 9 cm sir na ano. Ano ra po dahilan bakit nagkakasakit ang isang bata ng tulad niyan, ma'am? Inborn daw po sir. Inborn. Wala ho bang sinasabing dahilan? Wala naman. Basta po, inborn sir. Lang. Ang lagi lang po kasi tinatanong sa akin sir, may lahi daw po po kami. Pero yung lolo ko po kasi, cancer po yung sakit niya sir. Ah, naipapasak. Hereditary. Okay. Ralph! May kasabihan nga. Hello po, good afternoon po. Ayun. Meron tayong napakabait dito na mga ano balikbayan. Nag-donate ng $300 para sa isang baby na mayroong cancer. Okay. Ngayon, donate silang $300. Ako naman, nag-donate ng 17,000. Tatapatan ko lang yung $300 na donate. Ikaw, magkano kaya ang kaya mo? Kung ano lang kaya mo, ha? Hindi kita pipilitin. Magkano bang kaya mo? Opo, papa. 17,000 na lang rin po para pare-parehas po tayo. Ayun! So, okay. Ma'am! Po. Oh, 17,000 din daw kay Ralph. Ibibigay sa'yo. Thank you po. Para kay baby, of course. Ma'am, meron ka ng 50,500. Oh. Thank you po. Malaking, sobrang malaking tulong na po yun sa baby ko. Thank you po, Congressman Tulfo. Sobrang laki, ang laking tulong na po para sa amin. Ayun. Very welcome po, ma'am. Deserve niyo po yan. Opo. At least happy naman niyo. Yeah. Thank you, Ralph. I'm very proud of you, Ralph. Thank you. Thank you. Thank you po. Flying kiss ka. Flying kiss. Oh, ang cute ni baby, oh. Flying kiss. Oh. Ang gwapo ni baby, oh. Ala, oh, yun. Wow, so cute. Gwapo. Gwapo po. Yeah, ano? Gwapo. Ayun, flying kiss. Oh, nag-flying kiss pa si baby. Ang galing, ha. Okay, sige, Ralph. Thank you, Ralph, ha. Sharik, ikaw na mag-supervise. Sige po. Tira mo kung ano mga kailangan ni baby para makadagdag tayo ng tulong. Bukod pa sa $300 na ibibigay nila. Okay. Thank you po, Sir Ralph. Thank you. Okay, salamat po sa pag... Konting ano lang yan, pero... They always say there's a saying that every little help counts. Correct, tama yes. po yan. Ito po yung seed money. Nimpisa nyo ng 300, kita mo. Nag-donate ako, nag-donate si yes. Ralph. See, dahil sa inyong $300, lumaki. Yes. 50,000 inabot na pera na makakarating po dun sa baby. Thank you, sir. Thank you. Meron kayong mga gusto shoutout sa US? Yes, Mrs. Ko. Shoutout po sa mga friends ko po. Nag-celebrate po kasi kami ng 50th birthday. Oh, okay. Kayo, magpangalan ko kayo. Pangalan niyo po. Rona, Mai, Mehmet, Abby, Kleng, Myra, Dana. Kaya naman sir, shout out mga tropa, barkada. Mga katrabaho ko lang sa Puget Sound Naval Shipyard na hindi naniwala sa akin na makakapunta ako dito. Yes, kamusta na lang po. Yeah. Ayun, thank you po sa pagpunta. Thank you sa inyo at parating na po dyan yung reporter namin, Ma'am Juliana. At mamaya po, habulin namin yung 34,000 na may padalagad. Okay? Sige thank po. Magandang hapon po ma'am at ano sir, thank you. Okay. Hawakan mo na muna to ha, ikaw ang last touch. Pag nawala yan, abo ko na pa. Sige. Mas popular si Sherry eh. Oo, mas popular nga si Sherry, oh, di ba? Sa trabaho ko, palaging siyang pinag-uusapan. Ay, nako eh. Sherry. Meron ba mga binata doon? Of course, sir. Eh, meron. Dalaga si Sherry. Oh, okay ba? Meron, sir. Kung eh, nako, pag nag-abroad ka, maiiwan ako rito. Iniiwan, sir. Pwede ba siya petition? Sabi ko nga po, i-divorce ko siya para ma-petition lang si Sherry. Ay, naku! Naku, wag. May nakikinig yung pag-immigration. Akala, totoo. So bakit, Tagalog, hindi na maintindihan, no? Hindi. Salamat po. Salamat. Ang sarap ng pakiramdam, para po sa akin lalo na, yung pong may magbibisita rito na avid fan, and then sasabihin na gusto namin makatulong. At sinasabi po namin naman talaga, you don't have to kasi kaya naman namin. Pero magpupumilit sila, meron kaming gustong tulungan. Meron kami nakita sa programa ninyo na gusto namin tulungan. Mm-hmm. Then in that case, sabi namin natin, why not? And then tinatawagan natin yung gusto ng tulungan and then pinapakiusap natin sa kanila. Okay. Kung wala silang na-identify, tayo mag-identify and then sa harap nila, isasabihin at ibibigay pera. Transparency pa din po. Yes. Okay. Again, salamat po.
sa napakarami na po, hindi na natin mabilang na dolyar. Daan libong dolyar na siguro through the years na na-donate ng mga kababayan natin na mayroong pumakakayahan, gusto makatulong sa kapwa. Opo. Tayo po yung nagpapasalamat. Ayun. And of course, may kasabihan na yung iyo pong ipinula, meron kang anihin. Mm-hmm. Yung iyong kabutihan na ginagawa, hindi naman tulong ang Panginoon, may kapalit yan. But of course, kapag tayo po ay tumulong, huwag nating asahan na may babalik. Kasi kung tutulong ako kasi babalik to, huwag ganon. Pag ganon ang pag-iisip nyo, sarado ang biyaya. Sarado ang biyaya. Opo. Pero pag ikaw ay tutulong galing sa puso mo at hindi ka nag-expect ng kapalit, pustahan tayo. Maraming darating na kapalit yan. Mm-hmm. Ganon lang yan. Dapat tulong nasa puso. Okay? Yes. Opo.